Ayan, magandang araw mga ka-project. Sa episode natin ngayon guys, natalakayan po natin ang isa sa pinaka-sikat at kumon ng mga pagkaing Pinoy na prutas na sa ating panahon ngayon na talaga namang marami talaga at bintang-binta. Ito po ay tinatawag na mani. Wow! Ito po yung mani. Pero sino pong alam ko maraming mahilig sa mani sa ating mga kababayan? Pero alam po ba natin guys kung ano pong meron dito sa mani? Ang mani na to ay marami pong mga benepisyo sa kalusugan pwede natin pakinabangan. Sa mga hindi pa alam kung anong meron nito, pakinggan ang detalye ng ating halamang prutas na ito na tinatawag na mani. Sa English naman, ito po ay pina. Tunghayan po natin guys ang detalye. Dito lamang po sa ating halaman sa bakuran, may pakinama. Here we go! Ang mani, or peanut sa English. Nakakagulat, ang mga mani ay walang halaga sa pamilya ng mga nuts dahil ang mga ito ay inori bilang legumes kasama ang mga pagkain tulad ng green peas, soybeans at lentils. Ang mga halamang mani ay malamang na magmula sa Timog Amerika, sa Brazil o sa Peru. Natagpuan ng mga sintipiko ng 3,500 tanggulang na palayok na hugis ang mani, pati na rin ang pinalumutian ng mani sa Timog Amerika. Ang mga mani ay tumutubo sa ilalim ng lupa bilang bunga ng halamang mani. Noong unang bahagi ng 1800s, sinimulan ng mga Amerikano ang pagtatanim ng mani bilang isang commercial na pananim. Sa karaniwan, ang mga Amerikano ay kumakain ng higit sa 6 libra ng mani bawat taon. Ngayon ay 50% ng mga mani na kinakain sa Estados Unidos ay natupok sa anyo ng peanut butter. Tunghayan po natin mga kapatid ang ating benepisyo. Una, ito po ay nagbibigay ng kalusugan sa ating mga puso. Malaking pansin ang binabayaran na sa mga walnut at almendras bilang mga pagkain malusog sa puso dahil sa mataas na nilalaman ng mga unsaturated fats nito. Ngunit ang pananaliksik ay nagmungkahi na ang mga mani ay mas mabuti para sa kalusugan ng puso bilang mas mahal na mani. Ang mga mani ay nakakatulong sa maiwasan ang sakit sa puso sa pamamagitan ng pagbaba ng mga antas ng kolesterol. Maaari rin nilang pigilan ang mga maliit na pamumuo ng dugo mula sa pagbuo at mabawasan ang iyong mga anib na magkaroon ng atake sa puso or stroke. Pangalawang benepisyo mga kaproject, ang pagbaba ng timbang. Ang mga pagkain may maraming putina at maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na busog. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang mga taong nagsasama ng katamtamang dami ng mani sa kanilang dieta ay hindi tataba mula sa mani. Sa katunayan, ang mga mani ay maaaring makatulong sa kanila na mawala ng timbang. Another benepisyo mga kapadyik, ito po ay nagpapahaba ng buhay. Ang mga pagkain mani ay maaaring makatulong din sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Nalalaman ng mga malakihang pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng anumang uri ng mani, kabilang na ang peanut, ay may mas malamang na namamatay anumang dahilan kaysa sa mga bihirang kumakain ng mani. Dahil ang pag-aaral ay observational, hindi nito mapatunayan na ang mani ay eksakto kung ano ang sanhi ng mas mababang mga rate ng pagkamatay, ngunit tiyak na naugnay ang mga ito sa kanila. Another benepisyo mga kapatid, ito po ay nagpababa ng panganib sa ating sa mga diabetes. Ang mga mani ay isang mahabang glycemic na pagkain na nanghulugan ang pagkain sa kanila ay hindi nagdudulot ng pagtaas ng iyong mga antas ng asukal sa dugo. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pagkain ng mani ay maaaring nagpapababa sa panganib ng type 2 diabetes sa mga kambayan. Another benepisyo mga kapatid, ito po ay mabawas sa mga pamamaga. Dahil ang mga mani ay isang magandang pinagmulan ng hibla na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan, pati na rin ang iyong mga digestive system. Ito rin po mga kapatid ay nagpapaiwas sa lahat ng mga kanser.
pinapakita ng mga paniliksik na para sa mga matatandang tao, ang pagkain ng peanut butter ay maaaring makatulong na pababa ang mga panganib na magkaroon ng isang particular na uri ng kanser sa tiyan na tinatawag na gastric or non-cardia adenocarcinoma. Mga nutrisyon ito. Ang mga mani ay mayaman sa protina, taba at hidla. Habang ang mani ay maaaring may malaking halaga sa taba, karamihan sa mga taba na nilaman ito ay kilala bilang magandang taba. Ang ganitong uri ng taba ay talagang nakatulong na mapababa ang iyong antas sa mga kolesterol. Ganito ang mga bagay na dapat natin gawin sa tinatawag natin na mani. Bagamat basustansya ang pagkaing mani, hindi lahat ng mga nasisiyahan sa kanila. Ang isang allergy sa mani ay pinagkaraniwang allergy sa pagkain sa Estados Unidos na nagiging sanhi ng karamihan sa lahat ng pagkamatay ng naugnay sa allergy sa pagkain. Ang isang banayad na allergy sa mani ay nagpapakita ng simptomas tulad ng makati ang pantal, pagduduwal o pamamaga ng mukha. Gayunpaman, ang isang matinding allergy sa mani ay maaaring magdulot ng isang reaksyon ng babanta sa buhay na kilala bilang anaphylaxis. Kasama ang mga simptomas ng anaphylaxis, ang hirap ng paghinga, isang pagbabago sa pag-aalerto, pagduduwal, pagsusuka, pag-aagaw, sakit sa dibdib, pamamaga ng dila, mukha o labi, matinding antok at nagpaparamdam ng pagkahilo, pagkalito. Malagang makipag-usap muna sa ating doktor kung nakaranas ka ng anumang komportable na pakiramdam habang kumakain ng mani. Paano gamitin ang mani? Ganito lang po. Ang mani ay maaaring kainin ng hilaw or blanch, inihaw, pinakuluan, piniprito, pulbos o gawing peanut butter. Ang mga pagkain ito gamit ang kanilang manipis at malapapil na balat ay pinaka-nutrisyon na kapakipakinabang dahil ang balat ay naglalaman ng maraming antioxidant at phytochemicals. Ang pagdaragdag ng mas maraming mani sa iyong dieta ay sapat na madaling gawin, maging sa mani o sa peanut butter. At narito pa rin po mga kaproject ang mga paraan upang magamit natin ng mani sa mga pagkain. Una, maghorno ng mani sa cookies or pie o gumawa ng peanut butter at banana sandwich. Magdagdag ng peanut butter sa mga hummus. Ibabaw ang mani ang iyong mga yogurt. Ihagis ang mani sa isang salad. Magdagdag ng mani sa iyong mga stir fry or noodles dish. Paghaluin ang mani sa isang trail mix. Isausaw ang mga spring rolls sa Thai peanut sauce. At ngayon alam na natin mga kaproject ang detalye ng ating alamang prutas nito na mani. Hindi ko po na-include sa ating detalye. Marami po tayong mga pwede mong pakinabangan ito. Kasi yung manalalaman ko guys ay base lang mo po sa mga sarili kong pagsisiyasat at mga benepisyo sa kalusugan sa mga taong sumubok na kumain ito. Ano pang hinihintay natin? Papaka na! O ito guys, kumakain ko ito. Kasama ko, si Shira. Hello! Subukan niyo ito guys, masarap ito. Saka maraming pwede natin gawin ito, pwede natin piprito, pwede rin ilalaga. Forme po, marami pong mga style-style ito kung saan kayo gustong no? Anong kainin yung klase na pag-recipe? Pwede rin. Kain na. Ito, malakas kumain ng mani. Kain na. Okay guys, bukan niya rin kumain ito. Marami pong sustansya ito. Hindi lang po ito sa mga nababanggit ko dyan sa ating mga detalye. Marami pa pong mga nakakalam nito at nakasumubok sa prutas nito. Marami rin po itong mga benepisyo sa kalusugan na piling natin makukuha. Okay, hanggang susunod mga kaproject. Magandang araw sa lahat at maraming salamat. May namimiss ka ba ng mga episode sa ating halaman sa bukuran may pakinabang na planta serya? Kung ganun, pindutin nyo lang pong ang icon na nasa taas at nanon po lahat ng mga episode ng ating planta serye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaaring pong pindutin ang pulang button dyan sa baba. Pindutin po ang bell at isilik lang po ang all para ma-update ko po kayo sa lahat ng mga videos na ating mga i-upload para sa ating planta serye.
Magandang araw mga kabajek at maraming salamat.